Hello mermaids! Welcome back to my channel. It's me again, Ariel. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and notification bell button down below for more updates sa mga video na i-upload ko almost every day. Sana mag-enjoy kayo sa video na to and sana matapos niyo yung buong video kasi mayroon akong hinandang surprise para sa inyong lahat. So for today's video, I am going to do a quick review and swatches sa mga lip tints na pinadala sa akin ng friend ko na reseller. Actually, she is distributor sa isang malaking lugar. Like, sobrang laking lugar talaga yung marami na siyang hinahandle ng mga brands, product, and everything. So, pinadalahan niya ako ng Code Love lip tint. And bago lang sila sa market, kaya gusto ko rin i-try at excited akong i-try kung maganda ba yung product, kung alam mo yun, kung magugustuhan ba siya ng masa. Kasi sobrang fan na fan ako ng lip tint ngayon. Hindi na ako masyado nagli-lipstick, more on lip tint na lang talaga. So, kaya excited akong i-share sa inyo. And what makes me more excited for today's video is, hindi lang ako ang pinadalahan nila. So, eventually, ayun, we partnered to have giveaway sa lip tint na to. So, papakita ko sila sa inyo in a while. Magkakaroon tayo ng dalawang winners sa lip tint na to. Makakatanggap sila ng 5 lip tints each. Kaya, if you guys wanna know kung ano yung mga mechanics, just please watch the whole video and know somewhere kung saan ko siya mailalagay yung mga mechanics kasi insert ko siya sa video na to. So, yun. Sana masundan nyo at magawa nyo lahat para hindi naman masayang kung sakaling mabunot kayo. Alam mo yun, kasi nirandomizer ko siya. So, kung sakaling makita or hindi na-follow yung mechanics, so, kukuha ulit ng bago. So, I suggest gawin nyo talaga kung ano yung mechanics na sasabihin ko para naman kung kayo yung manalo, sa inyo ko na talaga dadalhin yung mga lip tints. Let's go over sa ating video today. Swatch ko sila, ipapakita ko sila sa inyo and sana magustuhan nyo rin sila. So yun lang, if you guys wanna know what are those lip tints, just please keep on watching. Okay, so let's start. Ipapakilala ko sa inyo kung ano yung brand ng lip tint. Ito yung Code Love. So yung Code Love is bago lang siya, as in i-release pa lang siya, or feeling ko kung na-release man siya, hindi pa ganun katagal, wala pang 1 month. Basta, bago lang talaga siya. Kaya, gusto ko rin talaga siya i-try. So, eto yung Code Love. Yan, ganito yung itsura ng Code Love. Yun, so before anything else, follow nyo po muna ang Elixirjet Skin and Beauty. Kasi yun yung page na hinahandle nung nagpadala sa akin yung Code Love Lip Tints. Doon siya nagpo-post ng lahat ng bagong shade, lahat ng bagong brands ng lip tint na meron siya. So, eto na nga sis, ipapakilala ko na sa'yo ang Code Love. So, ang Code Love Lip Tint, meron siyang 10 shades, which is from mild or from nude to dark. So, meron siyang lahat ng shades. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Code Love. So, ganito siya. Kung may kita nyo is, meron siyang box. Yan. So, meron lang siyang box. And then, makikita nyo sa labas yung pinaka-shade nung lip tint. Actually, yung box niya mismo is kakulay na rin ng shade. Pero, meron silang glimpse of the shade and the bottle dito sa gilid. Like, meron talaga siyang butas. Kung may kita nyo, ayan. And then, may kita nyo dito yung pangalan ng brand, yung Code Love sa taas, which is ang design ng Code Love nila is ang ganda, like yung love inispell nila into hearts, so ganyan. And then yung lip tint na to pala is powdery matte lip tint, so ang mga shade niya is different colors. And then meron siyang 6 ml na lip tint. So, when it comes to packaging, alam mo na gustuhan ko yung packaging nila kasi para siyang may hawig sa mga sunnies designs. Like, kung may kita nyo, yung ganito, ayan,
sa Sunnies ko lang nakita yung ganyang designs sa shades nila. So parang feeling ko yun, medyo inspired by Sunnies yung kanyang packaging sa part na to. And then nandito naman sa likod lahat nung ingredients and how to use. So nandito lahat. Yan. And then yung shade pala niya is nandito sa unahan. So nakalagay naman doon kung ano yung shade niya. So yung packaging niya ayan. Ito yung itsura na makakarating sa inyo kung sakasakaling mag-order kayo. Ganito po. So when it comes to packaging, it's perfect for me. Kasi alam mo yun, may kita mo agad yung shade dun sa packaging pa lang. So hindi ka na mahihirapan na pumili kung ano yung gusto mo. Kasi andun na agad yung color. And yung maganda dito sa product na to is hindi lahat ng lip tint na mga binibenta is nakalagay sa box. Aminin. Parang mas nilalagay nila sa box yung mga lipstick. So nagulat ako nung na-receive ko siya, meron siyang box. Which is hindi talaga ako sanay na meron box yung mga lip tint. I don't know kung kayo meron kayo nabili na nun. Pero first time ko kasi makita. Usually kasi yung mga binibili ko lip tint, as in wala, naka-plastic lang siya. Like yung, alam mo yung parang ano, yung tinatanggal na plastic yun, nakaganon lang yung lip tint. So, nagulat ako nung meron siyang box, which is good thing. Yun. So, yun yung code lab, meron siyang 10 shades. Ngayon, ang gagawin ko na lang is ipapakita ko sila sa inyo isa-isa para naman magka-idea kayo kung ano yung magandang shade sa kanilang sampu. And isa-swatch ko na lang din sila. I'm super excited. I think huwag natin masyadong patagalin kasi yung mahaba na yung intro and then yung mga explanation ko. Kaya ipapakita ko na sa inyo yung mga shade. So, ang unahin natin is yung mga light colors muna to dark. So, meron tayo ditong Sika Triona. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang shade. Yan. Eto na po yung kanyang itsura when it comes dun sa pinaka-bottle. Color white lang yung takip. Then, ito lang yung brand niya. Pero one thing na nakita kong medyo downside is that hindi na nila nilagay yung name ng shade sa bottle. Siguro dahil nandito na nga sa box, kaya hindi na nila nilagay dito. Pero kasi alam mo yun, nakakalito minsan kung dikit-dikit na sila, tas minsan hindi mo alam. Ganun. Pero good thing is pareho yung color ng box and ng shade. So yun, siguro ano lang, maganda lang if meron din nakalagay dito. Para kung dadalin mo man siya, may magtanong kung anong shade yan, sa mo nabili yan, ganyan. So, malalaman mo and masasabi mo sa kanila. Kasi hindi naman every time dala mo yung box, diba? So yun, sa akin lang naman yun. Puntahan muna natin si Catriona. So itong shade na to is si Catriona. Tingnan natin kung maganda ba siya. So yung takip niya is color white lang and of course roller. Then ang lip tint. Kasi diba, karamihan naman talaga ngayon sa mga lip tint na lumalabas is puro roll on. Try muna natin siya sa aking braso. Yan. So, powdery siya and medyo maano pa siya. Basa-basa. Yan. So, eto si Catriona. Kung mahilig kayo sa mga nude lip tints, like yung nude talaga, yun yung color ni Catriona. Yan. Kung nakikita nyo, yan. Yan si Catriona. Ayan. Eto po si Catriona sa aking lips. Yan. So, eto yung color niya. Medyo nude siya na parang pink na medyo peach. Sobrang nude lang talaga niya. Pero nagustuhan ko yung pagka-nude niya kasi actually hindi ako mahilig sa nude lipstick kasi nga nagmumukha akong maputla. Pero yung nude lipstick na to, hindi ako nagmumukha maputla pero alam mo yun, bumagay lang siya sa tone ng skin ko, which is ang ganda kasi ayan o, bilis din niyang matuyo actually. Tapos pag ginanyan niya siya, walang stain. See, hindi siya nagka-transfer sa mga bagay-bagay. So, kung uminom man kayo ng water, ng sa glass, hindi siya magka-transfer. Kasi, ayan ah, wala. Walang nagsistain. Like, hindi siya yung, alam mo yun, yung OA yung stain na nata-transfer na talaga. Which is a good thing. So, first impression, maganda siya. And yung smell, hindi siya ganun kabaho, hindi siya ganun kabango. Wala siyang amoy na, alam mo yun, na masama. Para lang siyang normal na scent. So, ayan po si Catriona. Yan. So, move on tayo sa next shade. So, ito naman is Diana. So, Diana yung shade niya. Ito, medyo pinkish na talaga siya. So, try na lang din natin para sure. So, ito siya. Oh my gosh, ayan siya. Medyo maano na siya, matapang.
So, ito na. Tatry ko na siya. Si Diana. Actually, yung amoy niya parang medyo makendi. Tapos, pag nilagay niyo siya, parang medyo watery pa siya. Pero, ang bilis niyang matuyo. Ramdam mo agad pag natuyo na siya. So, ito. Si Diana. Hala, parang ang ganda. Ganda ng shade. Yan, oh. Yan. Ito po si Diana sa labi ko. So, sobrang ganda niya. Ang lakas niya makaputi. Tapos, parang, alam mo yun, parang ano lang siya. Pwede siya pang everyday look. Pang everyday lip tint lang. Kasi hindi siya ganun katapang, eh. Yan, oh. So, for me, parang gusto ko tong lip tint na to. Para sa akin, parang maganda tong lip tint na to. So, yun. Yun po si Diana. And then, move on na tayo sa next shade. So, ang ating next shade ay si Taylor. So, si Taylor, medyo ang color niya is dumadark, ano na siya, brown. So, pakita ko na lang din siya dito. Oh my gosh. Ayan. Parang medyo malapit na siya sa shade ni Diana. Ito si Diana, ito si Taylor. So, ito na po yung shade ni Taylor sa aking lips. Ayan. Para na siyang medyo, parang medyo magkalapit sila ni Diana eh. Diba? Parang medyo magkalapit sila. Mas dark lang to. Ganun. Which is, alam mo yun, sana medyo mas malaki yung differences ng shading nila when it comes to transition from one shade to another shade. Kasi, ayun, diba? Para lahat ng shade, bilin nila. Ganun. Lakas din niya makaputi, actually. Sa personal, ang lakas niya makaputi. Gustong-gusto ko yung ano niya, pigmented niya. Like, ang hindi siya mabigat sa labi. Kasi hindi ko alam kung naka-experience na kayo ng ganun. Yung mga lip tint na sobrang, alam mo yun, parang dalang-dalang yung buong bottle sa lips mo. Kasi ang, ano nila, ang bigat sa suotin. Ito, super lightweight lang siya. Tapos, ang bilis niya pang matuyo. So, hindi ka naman mong problema ng, alam mo yun, ang tagal mo pang antayin bago matuyo. So, punta naman tayo ngayon sa next shade, which is si Marilyn. So, Marilyn. So, ayan, ito si Marilyn. Like, medyo ganun pa rin. Medyo may red and pink. So, try na lang din natin. Yan. So, feeling ko mas makikita niyo yung shade niya dito. So, lalapit ko na lang sila sa inyo. Like, ayan. Ito si Marilyn. Yung last. So, medyo namumula-mula na yung color ni Marilyn, sis. So, try natin ngayon sa aking lips. Parang medyo naamoy-amoy ko na sila na medyo may amoy ng bubble gum yung mga lip tint nila. Yan. Ito naman si Marilyn sa aking lips. Kung mapapansin nyo, parang from shades kanina, yung mga ginamit ko na shade kanina, pa-dark ng pa-dark yung pagka-red. Like, ito, mas dark na yung pagka-red ni... I mean, hindi siya totally mas dumark eh. Mas naging red talaga siya. Kasi yung iba parang may halo pa siya na may pagka-maroon, ganyan. Ito, medyo red na talaga siya. Like, ayan. So, matingkad na talaga yung color niya. So, yan po si Marilyn sa aking lips. Yung shade nila, actually, malakas makaputi. Pansin ko lang. Yan. Ito is full, ano to eh. Full coverage siya. So... yan siya sa aking lips. Nagmumukha na rin siya actually ng lipstick, pero super lightweight lang niya. So, mas maganda. Alam mo yun, tipid na sis. Ganon. So, yan. Si Marilyn. Bet ko rin siya, yung color niya. Kasi parang ang lakas niya makaputi. Tapos, parang ang ano lang. Alam mo yun, yung kahit naka-red lip tint ka, hindi siya yung parang nanlalaban yung nguso mo. Para lang siya, alam mo yun, yung bumabagay lang siya sa mood ng day mo. So, pwede rin siyang, for me, pwede siyang pang everyday lipstick na red or lip tint. Okay, so move on na tayo sa ating fifth shade, which is si Jennifer. So, ayan, medyo ganun pa rin talaga yung color niya, pero alam, feeling ko pa-dark lang sila ng pa-dark. So, eto naman si Jennifer. Try na lang din natin siya. Yan. So, ayan si Jennifer. Sige. Eto si Jennifer yung last. So, kung mapapansin nyo, diba, from nude, si nude lang talaga yung nag-light. And then the rest, medyo nag-touch of red na sila. Pero, iba-iba or meron silang uniqueness when it comes to its own shade. So, lahat din to, nung shade na to, possible na mapunta sa inyo if mag-join kayo sa giveaway. So, if kung ako sa inyo, guys, sundin nyo lang lahat ng mechanics para, yun, may chance kayong manalo. Si Jennifer, ayan na po siya. Yan. Yan siya sa labi ko. So,
Grabe, parang naks niya mga puti. So, ayan siya. Ito, mas ano na to, mas ma-red na red na siya. So, feeling ko pang ano to, party, ganyan. So, pwede siya pang party. So, ayan. Pero overall, ang ganda talaga. Like, yung lipstick nila lahat, lip tint nila, ang ganda ng pigment, ang ganda ng coverage, tapos, ang ganda ng pagkakalapat sa lips mo. Like, sobrang lightweight talaga niya, as in. So, ayun, kung sino man yung manalo, comment kayo sa video na to na kung ano yung experience nyo. Yun, kung mahilig kayo sa mga gantong shade, like pula na talaga, okay lang naman yun. So, ang lakas pa rin talaga niya makaganda, makapute. Kaya kung ako sa inyo, yun, bilhin nyo na rin si Jennifer. Lima na yung shade na napapakita ko and ayan sila lahat. So, move on na tayo sa pang-sixth shade. So, ang pang-sixth shade natin ay walang iba kung hindi si Michelle. So, si Michelle, kung nakikita ko siya, parang medyo sobrang dark na siya na maroon na parang red-violet, like ganyan. So, sobrang ganun na yung color niya. Kung ano yung color niya. Ayan. So, ito siya. Ayan siya. So, medyo humiwalay na yung color niya from mga shade na pinakita ko kanina. So, ito na siya. Grabe, ang bango niya. Tapos, amoy bubble gum siya. Tapos, parang sobrang ang gaan lang niya talaga ilagay. Ganun. So, ayan na siya. Si Michelle. Ayan. Ito si Michelle sa aking lips. Ayan. So, ito si Michelle sa aking lips. More likely, yung color ni Michelle is may touch of red. Pero, pumupunta na siya sa pagka-maroon eh. So, sa camera mukha siyang nagre-red. Pero, kung sa personal, mukha talaga siyang nagda-dark red-violet. Ang lakas talaga makaputi ng shade nyo. Ano po ba yan? Ba't ganun? So, move on na tayo sa next shade. Okay, so, ang mechanics ng ating giveaway is madali lang naman. So, first is, ayun, subscribe to my channel and ring the bell. The next is follow Elixirjet Skin and Beauty on Facebook. And then next is follow my IG, which is I am Arielle. So, pakita ko na lang dyan sa screen. Then, fourth one is story niyo yung video na to sa inyong IG and tag me at I am Arielle. And then, fifth mechanics is screenshot proof for number 1 to 3. Yung mechanics ng 1 to 3, please provide a screenshot and then DM nyo sa akin sa Instagram. And then, last mechanics is comment the lipstick emoji. So, yung emoji na yan, yung ganyan. Comment down below sa video na to. And then, together with your Facebook or Instagram account, kung saan ko man kayo makokontak. Ayun. So, yun yung anim na mechanic. So, sobrang dali lang talaga nila lahat, guys. So, sana masundan nyo sila. And then, iti-check kasi namin yan isa-isa para ma-sure na sumunod kayo sa mechanics. So, kung gusto nyo mapunta sa inyo yung limang shade ng lipstick, please follow the mechanics carefully and yon. Okay, so, ang next shade natin ay si Mariel. So, si Mariel, parang ang color niya dito is medyo umu-orange na red. Ayan, na parang ganyan, yan. Overall, gusto ko yung mga shade nila kasi ang lakas makapute. Ang ganda ng lapat sa lips, ganyan. So, perfect. Ganon. So, eto si Meryl. Itatry ko muna siya dito. Kung anong shade niya. Para makita niyo din. Ayan. So, medyo may orange shade na siya. Like, ayan. Si Meryl. So, yon. Medyo umiiba na yung shade natin dito. So, ayan. Ito na si Meryl sa aking lips. Kung mapansin niyo, may touch of orange na talaga siya, diba? Like, hindi na siya yung normal na red lip tint. Pero, umu-orange na siya. Yan. So, ito si Meryl sa aking lips. Kung mapapansin niyo, diba? Ang lakas talaga nilang makapute. Like, super. Kasi, ayan, no. Tumitingkad talaga siya. Like, kitang-kita talaga siya pag tinignan mo yung mukha ko, like, dun agad mapupunta yung attention mo, ganon. So, move on na tayo sa ating next shade, which is pang 8th shade.
which is si Audrey. So, si Audrey na ang ating itetest. Ayan. So, kung makikita niyo sa balot niya, medyo violet na yung balot. Sa packaging niya, ayan, medyo violet na siya. So, ayan, violet na talaga. And ito, ipapakita ko rin siya sa inyo. So, ayan, medyo iba na yung color niya. Medyo violet na, medyo violet na yung touch nung shade. So, ayan, nakita niyo naman na, nakita niyo naman yung difference, diba? So, try natin siya ngayon sa lips ko kung anong magiging itsura niya. So, ayan, ito si Audrey sa aking lips. O, diba? Kung makikita nyo, iba na yung shade niya. Like, kung ganyan ang kalayo, medyo isipin nyo, medyo kalapit pa siya ng mga shade kanina. Pero, violet na talaga siya. Medyo violet na talaga. Ayan. So, ito siya sa aking lips. Ayan. So, ayan siya. Pero, hindi naman eh. Ganun pa rin naman. Medyo yung pa rin yung color niya yan. So, ayan siya. Sobrang dark niya rin. And sobrang tingkad niya rin. Kaya, feeling ko yung shade talaga nila is ganun lang yung mga color. Like, matingkad sila like in a way na brown, maroon, red. More like yung mga red nga eh. Wala sila masyado nung nude, maliban kay Catriona. So, parang si Catriona pa lang talaga yung pinaka-nude nila. So, move on na tayo sa pang ninth shade. Okay, so yung ating ninth shade. So, yung pang ninth shade natin ay medyo dark maroon na siya. So, nagiging maroon na talaga yung color. Which is si Madonna. So, Madonna is our ninth shade. Medyo maroon na siya na violet na dark. As in. Ayan. Kung makikita nyo. Sa aking... Oh my gosh, Tay. Sobrang nanlalaban na siya. Yung pagka-maroon. So, feeling ko medyo maroon na siya. Hala, parang ang may cooling effect to. Yung shade na to, hindi ko alam. But ngayon ko lang naramdaman. From kanina ko pa ginaan yung shade. Parang may cooling effect tong isa na to. So, eto si Madonna. Yan. So, eto siya. Medyo dark na ano na siya. Na, alam mo yun, na dark na violet na maroon na ewan yan. So, medyo dark na siya. Pansin ko, ito na yung medyo dark. Bet ko to. Bet ko rin tong color na to. Si Madonna. Maano siya, maganda siya sa aura. Like, as in. Parang, kung medyo maroon na violet man yung color niya, I can use it every day. Like, as in. So, ngayon, punta na tayo sa ating last shade. Okay, so for our last shade, ito na nga, si Hailey. Or Hailey. Hailey. Ganon. Parang Hailey. Ganon yung name niya. So, medyo maroon na talaga siya, sis. Ayan. Parang medyo dugo eh. Ayan o, yan. So, eto siya, si Hailey. Yan yung color niya. So, try natin ngayon sa aking lips. So, ayan. Eto na yung last shade natin, which is si Hailey. Kung papansin nyo, medyo maroon na siya. Medyo dark na siya ng shade. So, ayan. Ang ganda rin niya. Like, sobrang lakas niya makaputi. So, ayan siya sa aking lips. Yan. So, ayan siya, sis. Kung nakikita nyo yan. So, yon. Ito na yung last shade natin, si Hailey. So, ngayon, papakita ko sila sa inyo ng malapitan. Ayan. So, yan. Yan yung shade nila pag malapitan. So, yan. Kung makikita nyo, may difference talaga sila lahat. Girls, ayan o, diba? Sobrang hindi lang siya masyadong halata sa labi kasi nga, medyo magkakalapit yung shade. Pero ayan, tignan nyo na lang dyan kung ano yung bet nyo na shade. Magpapag-giveaway tayo sa dalawang winner. So, magkakaroon tayo ng dalawang winner. Which is, makakatanggap sila ng limang shade each. Eto sila. Yan. So, tiglima kayo na shade na makukuha. So, ayan. Tiglima po. So, bali may dalawang winner po tayo sa lip tint na to. So, thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo and sana nagustuhan niyo yung code love. Thank you for watching and sana yun nag-enjoy kayo. And I hope to see you on my next video. Bye! Okay, so nakalimutan ko po. Okay, so before anything else, nagbabay na ako pero may nakalimutan ako. So, i-announce ko po ang magiging winner ng Elixir... Ay, i-announce ko po ang magiging winner ng code love lip tint natin
sa July 4. So, we still have 2 weeks. So, yun, July 4 po, Saturday, i-announce ko yung winner.